ibinahagi ni newly elected Libmanan Mayor Jesus Jess Camara ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga residente sa 75 barangay sa bayan ng Libmanan Camarines Sur sa pagkakataon at suportang ipinagkatiwala sa kanya ng mga ito sa kakatapos lamang na eleksyon nitong nagdaang Lunes, Mayo 9, taong kasalukuyan. Salamat po sa aking mga kababayan sa Libmanan. 112,000 inhabitants, 71,000 registered voters. Maraming salamat po sa napakalaking kumpiyansa at tiwala na ipinagkaloob niyo po sa akin bilang sunod na uupong punong bayan sa Hunyo 30 ng bayan ng Libmanan. Napakaraming salamat po. Overwhelming po yung panalo na kumpiyansa at tiwala na pinagkaloob niyo po sa akin. Maraming salamat po sa mga taga-suporta at sa mga barangay officials. Dagdag pa ng alkalde na bagamat mayroon lamang silang bilang na mga araw upang maampanya, ay masusi niya pa rin sinuyod ang bawat barangay sa Libmanan upang personal na makadaupang palad at mapakinggan ang bawat hinaing ng mga residente dito, nang sa gayon ay mas madali niyang malalaman ang sitwasyon at pangangailangan ng mga taong nais niyang pagsilbihan. Samantala, ang pagkakaroon naman ng mabibigat na mga katunggali sa pagka-mayor ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang eksperyensya at isang magandang laban. Very surprising, kasi ako naman po in terms of qualification, medyo maganda po ang ating qualification. 20 taon tayo sa gobyerno at wala masyado pong mga issue na nakita ang mga taga-Libmanan. And pangalawa po, yung track record ko bilang dating administrador ng bayan ng Libmanan, 2 term, 6 na taon na municipal councilor, at yung pagiging pinaka-chief ko ngayon ng opisina ng 2nd Congressional District. So yun ang edge ko sa kanila na nagpe-perform tayo, nagsisilbi tayo kahit wala pa tayo sa posisyon. Kasabay rin ito ang paglatag ng alkalde ng kanyang mga nakalinyang plano na tiyak na lubos makakatulong sa mga residente na kanyang nasasakupan. Yung pong programa ko sa employment, yun po ang nasa medium-term development plan ko. At yung first 100 days, meron pong natitirang savings ngayon ng bayan ng Libmanan. Bala ko po at aprobado po yun ng mga kasamahan ko na gumawa kami ng supplemental budget at ipamigay lang po sa 29,000 na households ng bayan ng Libmanan. Yun po ang una kong gagawin in my first 100 days, at saka yung problema sa basura. Problema sa basura, problema sa kalinisan, yun po ang i-address natin. And pangatlo, yung sa health. Napakahalaga po ang health. Ginagawa ko po ngayon yung may mga nagme-maintenance ng gamot. Katulad ng Losartan, Amlodipine, at Atorvastatin, Metformin. Binabahay-bahay po namin yan. Hinahanap namin yung mga nagme-maintenance. Then we deliver maintenance medicine good for 1 month na. Para hindi na sila bibili. So yung pong gagawin, i-maintain ko yun. At yung health on the go ng provinsya, i-adapt ko po yun para yung mga malalayong barangay, hindi na sila pupunta sa mga health center, yung mga doktor na namin at mga nurses ang pupunta sa kanila mag-check up, magre-recommend kung kailangan dalhin sa hospital, mag-undergo ng blood chemistry, x-ray, ultrasound, ECG. Kami na ang pupunta po sa mga barangay. At ang pang-apat po yung agriculture. Napakahalaga po, ang Libmanan is an agricultural municipalities. Kailangan i-address ng local government yung problema tulad sa mga magsasaka na kung minsan talaga nalulugi. So may plano na po ako dyan. Yung mga 2 hektarya pababa na nagsasaka, ililibre natin ang palay seeds, yung banhe, fertilizer at saka abono, para kumita sila. Wala silang puhunan, yung maintenance na lang nila. And we will also address the problem of irrigation. Ang plano ko po, may kaibigan na kong taga Nueva Ecija. Magaling pong mag-install. He is a mechanical engineer. Mag-install ng mga solar irrigation. Yun pong i-adapt ko sa Libmanan para wala na po silang maintenance. One-time installation lang.
ng Sulaw Power Irrigation, it will last for 5 to 10 years. Wala nang maintenance. Hindi ka na gagamit ng diesel o gasolina para bombahin mo yung tubig, papasok po sa inyong mga sinasaka. So yun ang major social services, health services, and agriculture. Yun ang unang i-address ko sa bayan ng Libmanan pag upo ko. Sa kabuuan, ang solusyon sa mga problema na matagal nang hinahangad ng mga residente sa Libmanan ay pagsusumikapan na mabigyan ng kasagutan sa ilalim ng terminong Kamara. Jane D. Guzman, BHTV News.